You are now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Direk Daryl Yap nag-live sa kanyang Facebook page. Isang oras ang nakalilipas. Ito ay para kahit papano ay magkaroon siya ng communication sa mga tao na naroon sa live at nagbibigay ng mensahe. Marami ang nagbigay ng congratulation or congratulatory message para sa director, pero sinabi nga ni Direk Daryl na medyo maaga pa. Ngayon, August 3, pagkatapos ng showing ng movie, ay tsaka na nga daw po mag-congratulate. Marami din ang humihiling kung saan ang iba't ibang OFW sa ibang bansa ay nag-wish na magkaroon nga sana daw ng showing ang Made in Malacanang doon. Sinabi din ni Direk na hindi pa siya sure kung magkakaroon sa Hong Kong, pero ayon sa kanya, pupunta siya sa Japan at sa Dubai. So, antayin niyo po iyan dahil magkakaroon na rin yata iyon ng Made in Malacanang sa mga nasabing bansa. Samantala, natuwa naman si Direk Daryl Yap sa isang netizen matapos mag-post ito sa kanyang social media kung saan ibinahagi ni Arvin Garcia. Nag-picture itong si Arvin na nag-iisa or solo sa isang sinihan at sa kanyang caption, sinabi niya na nauna na po ako sa pila for tomorrow's video. Ito ay naka-shoutout pa itong si Direk Daryl Yap na kanyang Facebook page na Vin Sentiment. Samantala, nakaagaw pansin naman ito kay Direk Daryl at mukhang magkakaroon niya ng pang-snack itong si V, itong si Arvin, dahil tinanong ni Direk Daryl Yap kung ano ang Gcash nito. Pasasalamat ng nasabing direktor dahil sa kanyang pagsuporta. Dahil nga ngayong gabi or ngayong madaling araw or I don't know what time that Arvin nandoon na sa nasabing nga pong sinihan na nauna na nga sa pila para hindi siya makipag-siksikan bukas dahil for sure nga ay napakarami ang pipila sa movie na Made in Malacanang. Samantala, narito naman ang naging reaksyon ng netizen sa napakaswerte ng si Arvin dahil makakatanggap siya ng cash from Gcash to Mr. Vin Sentiment Direk Daryl Yap. Hindi na nga natin ibabahagi dito ang mga naging pangalan ng mga netizen. Babanggitin na lang po natin kung ano yung naging say nila matapos nga ang netizen na ito ay magbigay nga ng kanyang info na siya ay nasa sinihan na, nakapila na ng maaga. Nagbigay ang mga netizen ng mensahe. Sabi nila ni JC de los Reyes, gusto ko mang manood Direk, problema walang budget. Unahin ko muna to, problema ko bago yung mga eksenahan na yon. Lilipas din yan, hayaan natin ang gawa ng humusga sa anong katotohanan, move on na sa nakaraan. Andito na tayo sa panahon, kasalukuyan, pag-ibayuhin na lang nating magkaisa at umunlad. Solid BBM ako, pero dito lang ako sa amin, magtrabaho, no work, no pay yun, totoo. Hindi ako papakainin kung malaman kong katotohanan, importante sa akin yung kasalukuyang dito, may magagawa pa ako, pero support pa din ako sa iyo, Direk, ha? Love ya. Yeah. Well, baka naman bigyan ka, JC, ni Direk ng pang-sine. Sabi naman ni Joanne Alcaraz, Agtang, OMG, have to drive 6 hours to watch it. Walay dito sa Montreal. Si Mac Diego sinabing praying sa magandang outcome. God bless sa team nyo, Direk, Daryl Yap. Finally, maririnig na ng buong mundo ang side ng mga Marcos. Magkakaroon na ng linaw ang dalawang panig. Nakaka-excite naman. Gusto kong manood sana sa mall kaso di kaya ng katawan. Hehehe. Pray na lang ako sa bahay maging successful ang movie. Say naman nitong si Kairos Forrester Subaru. Thriller pa lang or trailer pa lang, dami na nang na-trigger. Pero yung walang alam sila pang lakas, maka-issue only Marcoses at Aquino lang nakakaalam sa mga nangyari noong panahon na yon. Well, tama nga naman. At yan ang ating showbiz na update. Ano ang masisay nyo rito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.